Sabi ni Senate President Tito Sotto, may narating ng kompromiso sa pagitan ng hog raisers at pamahalaan, kaugnay ng taripa at dagdag na importasyon ng karneng baboy. Pero hindi raw yan ang gusto ng hog raisers kaya wala raw makakapigil sa plano nilang food holiday. May report si Bernadette Reyes. Seryoso ang banta ng Pork Federation of the Philippines. Mas paagahin at mas hahabaan ang food holiday sa Metro Manila. Ibig sabihin, titigil sila sa pagbebenta ng mga pangunahing produkto gaya ng baboy, manok, itlog, gulay, isda at bigas sa mga susunod na araw. Sobrang sama na raw ng loob ng mga magsasaka at iba pang nasa industriya ng pagkain. Hindi daw namin kayang gawin, parang inaamong pa kami. Eh, saan mo magagalit yan ang sektor na magsasaka? Baka nga gawin kagad yan. At yan ay pagkaginawa, hindi na yan mag-a-announce, sasabihin na magpuputalit eh. Magugulat na lang tayo. 3 to 5 days or 7 days na hindi mag-deliver. Wala pang tugon dito ang Department of Finance. Pero ang Department of Agriculture, nanawagang huwag ituloy ang food holiday at sa halip ay magtulungan. Wala pa mang food holiday, hirap na ang mga mamimili at nagtitinda ng baboy. Bibili lang pang sahog para medyo may lasang karne yung gulay dahil para makatipid po sa gastusin araw-araw. Sobrang hirap pa kasi kulang na kulang yung supply pa rin. Dito sa Sangandaan Market sa Caloocan, umaabot na sa 410 pesos ang kada kilo ng liyempo. Mataas na nga ang presyo, pahirapan para ang supply ng baboy ngayon. Importasyon ang isa sa mga nakikitang solusyon ng gobyerno para mapunan ang kakulangan ng local pork. Hindi pa rin kasi tumataas ang supply dahil sa banta ng African swine fever at dahil marami rin ang tumigil muna sa pagbababoy. Pero hindi isang ayon ng local hog raisers sa dagdag na pag-aangkat na katumbas ng 350,000 metric tons ng karneng baboy. Tutol din silang ibaba ang taripa para rito sa 5%. Sa isang text message, sinabi ni Senate President Tito Sotto na may narating ng kompromiso ang hog raisers at pamahalaan. Si Finance Secretary Carlos Dominguez Rao ang mag-aanunsyo nito. Kinailangan daw kasing mabalansi ang pagpapababa ng inflation rate at pagprotekta sa local swine industry. Pero hindi raw kompromiso ang gusto ng hog raisers. Ang gusto na natin magsasara ay napakalan laban dito sa sobrang importasyon at smuggling ng lahat ng agrikultura. Samantala, nanatili sa 4.5% ang inflation rate nitong Abril katulad noong Marso. Pero mas mataas ito kung ikukumpara sa inflation rate noong Abril ng nakaraang taon. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, ang pagtaas ng presyo ng pagkain at non-alcoholic beverage ang pinakamalaki ang naiambag sa pagtaas ng inflation rate. Bernadette Reyes, GMA News.